Isa sa paborito ng Mr. Ko ang kare-kare. So, pre-prepare ko na itong oxtail natin. Tanggalan ko lang ng konting fats. Ayaw naman natin pakainin ng taba ang ating mga mahal sa buhay, di ba? So, tanggalin natin. I don't like it too. Oh. Yan. Tanggalin lang natin konti. Mahirap. Parang hindi ko nahasa yung aking kutsilyo. Kailangan ko hasain muna. Dali. Yan. Sige. Try na natin kung pwede na. Oopsie. Yun. Yun, pwede na. Yan. Tanggalin natin. Ayan, kahit paano nabawasan, di ba? Tulad dito, oh. Laki-laki namang fats niya. Tanggalin natin. Ayan. Meron din namang natira. Pero at least, yun naman. You don't want to eat this, right? Hugasan lamang po natin na ating beef oxtail. Pagkatapos po nating hugasan, pwede na po nating pakuluan. Gagamit lamang po ako ng kumukulong tubig para mas madali ang proseso. Mas madali siyang kukulo. Lagyan po natin ng 1 tablespoon rock salt at 2 tablespoon ng fish sauce. Papakuluan ko lamang po yan, tapos kinabukasan, pwede po natin tanggalin ng tubig para hindi masyado maalat. Pero at least may ma-retain po na lasa sa ating meat. Inilipat ko po siya sa slow cooker para hindi ko na po siya kailangan bantayan. Sa kaserola po kasi babantayan mo. At least dito, 2 hours, hindi ko na siya babantayan. Nasa inyo po kung gusto nyong gumamit ng magpakulo or magpalambot sa kaserola or sa pressure cooker. Seset ko lamang po ang slow cooker for 2 hours. Pinalambutan last night. Tingnan nyo naman, kung hindi nyo tinanggalan ng fats, yan ang mangyayari, makakain nyo lahat yan. Look. Diba? So, tanggalin po natin lahat ng sebo na yan. Hindi po maganda sa katawan natin. Yan, lisin po lang natin. Kapal, diba? Tapos, para siyang gelatin, oh. So, titira lang po ako ng konting sabaw niya, pero hindi po natin isasama yung mga fats na yan. Kaya, mas gusto ko po na pinapalambutan na siya ahead of time para matanggal ko ho yung sebo talaga. Ayan. So, lalo na sa ating mga nagkakaedad, hindi na dapat kumakain ng mga ganyan. Ayan. Well, sa nagkakaedad, saka sa mga bata, mas sanayin po natin katawan natin na mas healthier ang ating mga kinakain. Ayan. So, ito po ang ating mga ingredients. So, nauna na po ang ating beef oxtail, which is parang half kilo lang siya or 1 kilo. And, gamit lang po tayo ng onions. Well, onions.
isa lang pala. And some garlic. Meron tayong peanut butter. 1 tablespoon lang po ito. Ayaw naman natin maging lasang peanut butter spread ang ating sabaw or ating sauce ng ating kare-kare. Meron po tayong 2 tablespoon ng bagoong o shrimp paste. Saka 1 tablespoon ng fish sauce o patis. Konti lang. Saka na lang natin timplahin pag okay naman. So, meron po tayong sitaw, string beans. Medyo hindi ko alam kung ba't yan itikulin yan. Pero lahat ng tinda sa Asian store earlier, ganito po itsura. So, wala na pong choice. Ngayon lang po nakakita ng ganyan. So, meron po tayong talong. Since konti lang naman po iluluto natin. 3. Hindi rin gano'ng maganda yung ating talong. Bayan. Well, anyway, meron tayong pet chai. Sarap pag maraming pet chai. Chinese curry. Ayan. So, umpisahan na po natin ang ating pagluluto ng oxtail kare-kare. Hiwain na po natin ang ating sitaw at ang pet chai. Hugasan lamang po natin mabuti ang ating mga gulay. Gagamit din po tayo ng saffron, which is 1 tablespoon, at 1 tablespoon ng powdered na atswete. Yan po yung makakapagtakulay sa ating kare-kare. Meron din po akong 1 tablespoon na sugar. Medyo masarap pag medyo manamis-namis ang ating sauce. Ayan, pwede na po natin umpisa ng pagluluto. Painitin na po natin ang ating kaserola. Maglagay na po tayo ng ating cooking oil. Isusunod ko pong ilagay ang ating garlic. Yan po ang natutunan ko sa aking mother, saka sa aking lola, na inuuna ang garlic. Mas lumalabas po ang flavor sa kanyang oil ng garlic kapag siyang nauuna. Hindi naman po natin ibabrown, isusunod po natin agad ang ating onions. Pwede na po natin ilagay ang ilang sangkap natin. Sasama na po natin igisa ang ating bagoong or ating shrimp paste. Ang ating fish sauce or ang ating patis. Ilalagay ko na rin po ang ating peanut butter. At ang ating saffron and ang ating powdered at suwete. Haluin lamang po natin. Pagkatapos po nating haluin, pwede na po nating ihalo ang ating oxtail. Since napakuluan na po natin overnight, ang ating oxtail malambot na po yan. Meron lamang po akong isasamang konting sabaw from doon sa pinanpalambot natin. Iahalo ko lamang po sa ating sinangkutsa. At since hindi pa po masyadong malambot ang ating oxtail, papakuluan ko po ng another 1 hour.
Ihalo na rin po natin ang ating sugar. Malambot na po ang ating oxtail, kaya pwede po natin siyang i-set aside muna para maluto naman po natin ating mga gulay. Maglalagay lamang po ako ng 1 tablespoon na corn flour para maging thick ang ating sauce. Pwede na po nating lutuin ang ating mga gulay. Pwede nyo pong i-blanch ang inyong mga gulay sa kumukulong tubig, pero mas gusto ko po na lutuin ang aking mga gulay diretso na po sa ating sauce. Anak, sandali. Ayan. Luto na ang talong at ang sitaw. Lambot na siya. Lalagay na natin ang ating petchay. Petchay. And then, tapos na. Meron na tayong oxtail. Kare-kare. Ayan, lutong-luto na siya talagang-talaga na. Konting luto na lang naman ng petchay. So, pwede na po yan. Enjoy! Gusto mo ba yung ganun?